Hello guys! Welcome back to my channel! Ngayon po ay darating na ang January 1, 2020. Dapat po yan ay paghahandaan po natin. Bukod po sa mga isasabit, dapat po ay mas mainam na ang ate pong ipapaligo ay isang ritual na siyang makapagpapataboy ng kamalasan natin nitong darating na 2020. Dahil maaaring kayo ay sobrang minalas nitong 2019 at ito po ay sumama pa sa 2020. Kaya kailangan ito po ay riritualan natin at sisiguraduhin natin na wala na po nakakapit pa sa ating kamalasan. Ang video ito ay para po sa inyo. Today is gonna be a little something more. I've got a plan in mind, a special thing in store. The light bulb inside my head said, get out and play. Cause you never ay maraming pagsubok na pinagdaanan nitong 2019 at gusto nyo po na mabago ang takbo ng inyong pamumuhay sa darating na 2020. Alam nyo po ba ang dapat nating ipaligo sa mismong January 1, 2020 para hindi na muling maulit pa ang mga pagsubok or kamalasan na dumating sa atin nitong 2019? Pagpapaputol at pagtatapon ng mga kamalasan natin. Kung hindi niyo po natatanong, ako po ay talaga namang niluto ko ang aking sarili sa mga ritual at tinapon ko ng paulit-ulit ang lahat ng aking mga kamalasan. Bukod po sa panalangin sa Mahal na Panginoon at ganoon din sa pagtatapon dito sa may silangan na kagaya na lagi ko pong sinishare sa inyo na paggising ko po sa umaga, nananalangin ako sa Mahal na Panginoon pero dito po ako nakaharap sa may silangan sa sinag ng araw. Ine-energize ko ang aking sarili at ako po ay laging maitinakala mo yung may idinadakot sa dibdib at tinatapon sa malayong malayo. Sinasabi ko po na itinatapon ko na lahat ng kamalasan ko at huwag ka na muling babalik pa. Itinatapon ko na sa malayong malayo ang lahat ng sama ng aking kalooban. Tinatapon ko na lahat ng aking mga negative na naiisip. At sabi ko po, araw, ikaw na ang bahala na isama ang aking buhay sa pagsikat mo. Bahala ka nang isama ang buhay ko sa pagsikat mo. Ulit-ulit ko po ito sinasabi. At pagkatapos po niyan ay humihingi ako ng tulong sa Mahal na Panginoon na mabago ang takbo ng aking pamumuhay. At ako po ay kung ano man ang mga kamalasan ko ng mga nakaraang taon na ito ay hindi na muling maulit pa sa akin. Mula sa aking puso, ako po ay nananalangin ng taimtim ng pagbabago ng aking buhay. Pagkatapos ay gumawa po ako ng napakaraming ritual at ganoon din ang pagpapaligo at pagtatapon ng lahat ng aking mga kamalasan. Ano po ang mga dapat nating gawin kagaya po ng mga na-share ko sa inyo ng mga pampaligo? Kayo po ay magpakulo ng dahon ng laurel at lagyan ito ng asin. Ganito po ang pagpapakulo. Kayo po ay kumuha ng silver na kaldero. Ang lagi pong ginagamit sa mga ritual tungkol po sa mga pakuluan ay silver pong kaldero. Dahil sa panahon po ngayon ay iba't iba na pong kulay na kaldero ang naglalabasan. Pero ang mainam po nating gamitin ay yung mga sinaunang kaldero na mga silver. Ay di nga po dati-dati ay silver lang talaga ang mga kaldero. Ngayon, kumuha po kayo ng silver na kaldero. Lagyan mo ito ng tubig gripo at pagkatapos kalahati lamang at pagkatapos po nito ay buksan nyo inyong kalan ng mahinang-mahinang apoy. At pagkatapos po niyan ay mas mainam na kayo po ay kukuha ng pag napansin niyo po na ang inyo pong kaldero ay marami ng mga bubbles. Ayan po ay hudyat na. Yung gilid po ng kaldero ay marami ng butlig-butlig na maliliit na bubbles. Hudyat na na umiinit na ang inyo pong tubig. Saka po natin ilalagay itong ating dahon ng laurel. Kahit gaano kadaming dahon ng laurel, ang ginagawa po dyan ay durog na dahon ng laurel. At yung buo ay kasi sa isang plastic, ay bibihira lang naman talaga ang buo. Karamihan po dyan ay mga durog. Kaya dito ko po sinasama lahat-lahat ang durog na dahon ng laurel. At kailangan humanap din po kayo ng isang buo na dahon ng laurel. At dito ay ito ang pinakapinaling hulog, yung kailangan yung makapag-wish po tayo dito sa isang buo na dahon ng laurel. I-wish po natin dito ang lahat natin mga pangarap sa ating buhay. Kagaya po nito. Halimbawa, yung isang buong dahon ng laurel. Ayan. Ito po yung, di ba, kapag
Ibinuhos nyo na to lahat doon sa kaldero. Ngayon, magtitira kayo ng isang buong dahon ng laurel. I-wish po natin dito lahat-lahat. Katuparan sa lahat ng mga pangarap ko sa aking buhay ngayon darating na 2020. Makamtan ko ang lahat ng aking mga pangarap. Magkaroon ako ng maraming pera. Ayan, kung kayo po ay bago sa aking channel, direct to the point na po ang pag-wish. Pagdating po, lalo-lalo na sa mga ganito ritual, wala na pong sanang gumagamit ng ganyan. Kasi sa mahal na Panginoon po yan, kapag kayo nagdasal, gagamit kayo ng sana bilang respeto. Pero sa mga ritual na ganito ay walang gamit na sana. Matik ay nagdidemand ka na matupad lahat ang mga pangarap mo sa iyong buhay at magkaroon ka ng maraming pera, magkaroon ka ng magandang bahay at magkaroon ka ng magagarang sasakyan at lahat ng mga pangarap mo ay matupad. Lahat ng mga plaplanuhin mong negosyo ay ikaw ay magtatagumpay at ikaw ay yayaman sa mga iisipin mong mga racket ngayon darating na 2020. At makatapos ang, kung kayo may mga anak na, makatapos ang inyong mga anak sa mga pag-aaral at magkaroon ng magandang bukas. At ilayo sa lahat ng kapahamakan at ilayo sa lahat ng uri ng karamdaman at kailanman na hindi magkaroon ng karamdaman ngayon darating na 2020 at maging masagana at maging masaya ang buong pamilya. Ayan, at pagkatapos po niyan, bahala na kayo kung may nais pa kayong iduksong po doon. At pagkatapos, itong pinaka-pinale ay ihuhulog niyo doon sa kaldero. Hayaan niyo po siyang kumulo sa mahinang apoy lamang. At pagkatapos po niyan, kapag yan ay kumulo na, ahunin at ilagay sa may silangan. Hayaan niyo po siya na ma-energize ng araw ng 6:37 hanggang alas 8 po ng umaga. At pagkatapos po niyan ay maligong mabuti. At pagkatapos po niyan ay huwag na huwag kayong magtutuyo ha. Ngito, kunin niyo po muli yung tubig na pin-energize po natin pinakuluan at pagkatapos ay isalin ito sa timba. At pagkatapos po niyan, ay yun po ang pinaka-pinali po ninyo. Magbuhos po kayo nagbubuhos. Pero syempre, bago, habang kayo nagbubuhos, kayo po ay nananalangin na mataboy na lahat ang inyong kamalasan, pagbabago ng inyong buhay ngayon darating na 2020. At sabihin niyo po dito na kayo po ay yumaman ngayong 2020. At lahat ng mga nais ninyo ay matupad. Lahat ng mga pangarap ay matupad. At pagkatapos po niyan, wag na wag po kayong magtutuyo ng tuwalya. Hayaan nyo pong kusang matuyo sa inyo pong katawan at kumapit po ang swerte. Yun nga po ay naitaboy nyo na lahat ang kamalasan. Mainam po na lahat po kayo ng miyembro ng pamilya para lahat kayo ay magtagumpay, ay magpaligo po nito para makamit ninyo ang swerte. Kumbaga ito po ay pagpapaligo ng kasaganahan. Ipapaligo na natin sa ating sarili ang kasaganahan at matatapo na or matataboy na lahat ang mga kamalasan. Kasi ito pong aroma ng dahon ng laurel, nagtataboy po yan ng mga negative ng kamalasan sa ating buhay. Kaya yan po ang pinakamayor. Tapos inamahan pa ito ng konting asin. At ito po ay pinakamayor sa lahat. Huwag naman magtampo ang iba, pero ito po yung pinaka-blockbuster. At talaga sikat na dahon ng laurel at ganun din po ang asin, lalo-lalo na kung ito po ay ipapaligo po natin. Ang pagpapaligo po nito ay makakamit nyo ang halos lahat na kasaganaan sa inyong buhay, lalo-lalo na ngayon darating na 2020. Kung kayo po ay never nyo itong ginawa nitong pagsalubong ng 2019 at kayo po ay sobrang worst ang nangyari sa inyong buhay or kaya ay gusto nyong mas swertihin pa, mas mainam na gawin nyo po itong ritual na ito ngayon darating na 2020. Sa mismong araw, kayo po ba ay naliligo ng January 1? Ako kasi naliligo, hindi ko kayang hindi maligo. Yung iba, hindi naliligo at sabi nila ay natataboy doon swerte. Eh para naman sa akin, sa usapin ng mga pang anong ganyan, ay mainam na maligo ka para po maitaboy mo yung, halimbawa, ikaw po ay minalas nitong 2019 para maputol nyo or ma-wash out lahat ang mga negative at magpapakapit tayo ng swerte. Kaya ang dahon ng laurel at asin ay pinakamainam na ipagpapaligo natin sa mismong araw ng January 1, 2020 kasi yan po ang ginawa ko nitong pagsalubong ng 2019 at nakamit ko naman ang swerte sa dami kong ginawang ritual. Nag-join force lahat po sila kaya lamang nag-join force din sila sa sunod-sunod na mga swerte
yung dumarating sa akin na hindi ako makapaniwala. Kumbaga, kung ikukumpara yung buhay ko dati, ay milya ang pagitan dahil makain nga po ay wala. Pagkatapos ngayon ay nagaganap sa akin ang mga ganito. Pero lagi nyo rin po tatandaan, hindi po pukit kayo ay gumagawa ng ritual or nagpaligo po ng ganyan. Kayo po ay magpapaupo-upo at papasok ang swerte sa inyong bintana at yun din sa inyong pintuan. Ito po ay, alam nyo po ba, paglilinaw lamang sa mga pampaswerte, ito po ay magiging gabay nyo po na kayo ay hindi aalatin. Hindi po kayo, kumbawa, kahit anong racket ninyo, di ba, pag wala kayong mga pangontra, kahit anong ginagawa nyong kayod kalabaw na kayo, pero sa wala't wala pa rin. Ayun po, kasi may mga negative na walang sumasalo, walang humaharang. Kaya kahit anong kayod ninyo, kahit kayod kayo, kalabaw na kayo, patayin nyo inyong katawan sa pagtatrabaho, pero wala't wala pa rin, hirap at hirap pa rin, kasi wala po kayong pangontra. Ito po yung may, maganda po dito, yung meron po tayong pangontra, para pag may darating na kamalasan ay hindi natin matatanggap, at instead na malas ay swerte ang matanggap po natin. Yan po ang kagandahan ng mga gumagawa ng ritual. Kayo po ay merong protection. Meron po kayo, nagkakaroon kayo ng positive thinking. Kapag ka may negative na darating, sabihin nyo, ay, malabo sa akin mangyari yan dahil ako ay maraming mga pangontra, marami akong ritual at ako ay may gabay ng mahal na Panginoon. Ayun po, kumbaga nagiging positive ka kapag ikaw ay mahilig sa mga ganito at naniniwala sa mga ganito. Yun lang po guys, salamat po sa panonood and don't forget subscribe my channel. Salamat mga bossing!